reaction mo doon sa party? Pero sigulat po ako talaga. Kasi, hindi naman lang kasi talaga ganun eh. Yung lumalabas na, wala po kong sinabi ganun. Wala po nangyari pa yun. Nagulat po ako sa mga nangyari. Parang first time ko po na parang ng ganung issue or something. So parang, ganun pala yun. Ganun pala yung mga nangyayari sa showbiz. Hindi ko rin po alam. Hindi kayo nag-imbestiga kung paano nasama yung pangalan mo, paano nangyari yun? Wala nga dyan. Wala po. At wala kang idea at all kung bakit? Pero hindi mo siya tinanong. Nag-message ko sa kanya. Parang regarding ko sa kanya. Anong sabi niya na siya? Pero you were friends, would you say? Oo naman po, kasi nagkasama po kami sa ano, sa taping, so nagkaroon din po kami ng bonding. Oo nga, dahil sa ano, mga tubig-tubig. Yes. Eto, so although nag-post ka na ka, so once and for all lang, how it comes to ito sa harap sa'yo, bakit ka ka ba nakukonnect sa Jamil? Aside dun sa medyo may love interest kayo dun sa tubig-tubig. Hindi ko rin po alam. Pero kasi po kami talaga magkakasama sa taping eh. So, hindi ko po alam saan talaga nagagalit. Pero okay naman kay ni Catherine until now. Ayun po. Nag-message po ako sa kanya. Tapos hindi pa po kami nakapag-ilaw ng personal. Pero, medyo na-offend ka yung lalaban mo isang follow. Nagulit po ako. Yun, mas ganun talaga kasi hindi po. Parang hindi kami nakapag-usap. Pero nag-message naman po ako sa kanya. So, siguro baka hindi po siya nag-reply pa. Kasi alam niyo po, may pinag-bother ko siguro. So, okay lang naman po yan. Na-bother ka siyempre. Nakakaano. Pero ikaw, balik ka ba nasa-shock ka rin ba? Na ano ba? Ako, bakit ako kasama? Bakit yun? Oo, ano po. Pero kumusta ka na ngayon? Kasi siyempre, ang dami ring, you know, bumira din ng time, di ba? Alam mo na yun, may mga bashers, because marami rin kasing fans din. So, paano mo hinandle yun? Paano mo tinake lahat yun? Siyempre, maapektuhan ka naman po talaga sa ganun. Kasi, hindi po maganda yung mga sinasabi. Pero, dahil po sa family ko and my friends na nandyan para, ayun, kumbaga hindi ako iwan. Kaya, medyo okay naman po. John. Oh, naman po. Si Daniel nakikita kay nakita mo na siya after. Hindi pa po. Did he ever say any type of ano, sorry na na-involve ka or anything si Daniel? Parang hindi naman kami nag-usap. Even na, wala hindi siya, hindi kanya mi-effects pa nila na o ikang Virginia, pero nag-message ko sa kanya na bakit ako na-involve dito yun naman. Parang ano po kasi hindi na rin po ako nakapag-involve. Tsaka tagal naman na po naman hindi na po siya after mag-taping. Baka hindi naman kayo naging sobrang friends or close. Nung taping ko, kami lahat. Doon lang. Pero after that, wala na. Pero sa tingin mo, da? Na ano, parang ito yung baptism of fire mo na medyo mabigat ang pinagdaanan mo. Ako totoo siya. With the most controversial breakup. Matindi yan. Ano po? Ano naging damdamin mo doon? Nagka-trauma ka ba sa social media after yung mga time? Meron naman. May ganon. Kasi hindi naman po talaga may iwasan na makaramdam ka ng ganon. Kasi nakikita mo online. Like, every time you open the social media, yun yung makikita mo. Parang... Sumasagot ka? Hindi po. Anong pinakamasakit na nabasa mo? Hindi ko na po matandaan eh. Kasi marami eh. Pero iniyakan mo yan. May gusto ka bang sabihin sa mga judge? Kasi kung wala ka talagang involvement or kasalanan, parang dapat may mag-sorry sa'yo eh. Unfair sa'yo eh. Wala po, hindi naman po natin makakontrol din yung mga tao. Parang kahit ano naman gawin mo, may masasabi at masasabi sila. So, kaya na lang. Parang kahit ano naman sabihin mo nga, parang good or bad, kung papaniwalaan nila kung ano yung papaniwalaan nila. So, and I can control that. I can control the minds of other people. So, at least, I know myself and I know my truth. Pero with Catherine and Daniel, diretsuhan, do you think, ano, you deserve, a sorry man lang from you or saying na pasensya na, do you think you deserve?
hindi ko alam eh kung ano po edi. Parang sila yun eh. Parang ayoko na lang din mangyari. Basta ako, mag-focus ako sa sarili ko. Sa mga ginagawa ko ngayon, sa mga blessings na natatanggap ko. And sa family ko and sa friends ko na andyan for me. So, yun. Mas yun na lang ako. Kasi, parang yun nga, ayoko na nung pakilaman yung buhay ng ibang tao. Kasi, I have my own life na kailangan ko pang pag-focusan. So, yun. Paano ko mabigyan ka uli ng project mo doon yan? Project ko yun eh, kailangan pera. pera. And also with Catherine, okay lang din. Po. Kasi wala naman po eh. Ngayon ba may boyfriend ka? Wala po. Pero after nung ano, nitong controversy, ang daming nakalinya ngayon 2024 sa'yo, di ba? Parang yeah. Mas naging gaganda ngayon ang career mo. So, kumusta yung ganung ano? Thank you Lord, of course, kasi may mga blessings yung dumadating. And ito, Beauty Derm, tas mission shoot po, may tinitaping po ako. Series yung What's Up with Secretary Kim, and I think may lalabas po. So, excited po ako sa mga ginagawa. Ano po? Title na movie. Hindi ko pa alam kung kanta rin siya. Hindi na. Oo, nilabas na. Pwede? Talay. Talay. Tapos mo na yung issue. Tapos na po issue. With sino yung kasama? Si Kuya John Bascon, si Christoph Garcia. Tapos marami pa pong iba, mga magagaling din po na indie artists. Yeah. And yung director po namin is marami po siyang awards from ibang bansa and here. Nominations also. Under Feast Foundation. Diyan ang sabi mo na international super, yan. Super tanggol sa iyo to na nababas nito. Ano yung mukha? And syempre, sobrang thankful ako kay Mama Jai kasi hindi niya ako ever iniwan. Like, andyan siya to guide me talaga. Kaya nga, thank you for being there for me. Anong role mo sa What's Wrong? Ay, hindi ko po alam kung pwede na sabihin. Pero malapit na po yung video ko namin. Sana pumunta kayo doon. Baka pumunta kami na kakarina. Sabi ni Gian, punta kami doon eh. Ako yun.